Hello, Dallies. So, iko-compare ko lang naman itong Ever Bilena na Lip and Cheek. Actually, ito is parang gel type. This is a very red na shade. Tsaka, itong Ever Bilena rin na Lip and Cheek naman, roller naman siya. Nawala na yung dulo, ah. Ano, shade niya is red to go. Ayan. So, para sa akin, mas gusto ko tong nasa roller kaysa dito. Though, mas tumatagal kasi to. Ito, mas matagal to eh. Mas nag-i-stay into sa face kaysa dito. Pero, halos same lang naman sila ng shade. Yun nga lang, mas lighter ang naibibigay na shade nito. Wait lang ha. Pakikita ko lang sa inyo. Ito yung sa roller. Test ko lang sa skin ko para sa inyo. Okay. Tapos, ito naman yung gel. Konti na. Ito muna. Watery lang kasi itong isa. Watery type. Tapos, itong gel. Halos magka-shade lang sila kahit sa finger. Mas brighter lang ng konti itong nasa roller kasi ito yung ginamit ko dito. Mas brighter lang siya. Tapos, ito yung gel type. Yeah. Pero halos magkalapit lang sila. Tapos, parang napaka-friendly gamitin ito. Kasi pag ginagamit mo siya sa face, lalo na pag madalian, ang bilis niyang i-blend. Unlike nitong isa na dahil gel siya, kapag blend mo siya sa face, medyo sticky ka agad siya sa face. Yung parang nag-iiwan ka agad siya ng stain ng mark na nilagay mo na tundok, yung mga ganun. So, kailangan mabilis ka mag-blend pag ito yung gamit mo. Ito kasi, since watery type siya, so pagka-apply mo, nabiblend mo siya kaagad. So, ganun. Yun yung difference nitong dalawang to. Okay. Paubos na kasi ito, kaya bumili ako nito. So, yun lang. Good morning, Dali. So, ayan, kagigising ko lang. Tapos, iti-test out ko itong dalawang to. Actually, hindi na sila bago. Nagamit ko na sila parehas, pero may nagtatanong kasi sa akin ng comparison itong dalawa at saka kung paano sila i-apply. Since kagigising ko lang din naman at totally wala akong makeup, iti-test ko to para mahilamusan ko na rin yung face ko kaagad. Kasi hindi naman ako aalis, dito lang ako sa bahay. So, para makita nyo rin kung ano yung difference nitong dalawang to. So, eto muna, lalagay ko dito. Dito, sa side na to, itong gel. Ubus na siya actually. Pag ina-apply ko to, naglalagay muna ako sa finger. Ito kasi kaya may mga marking na ako dyan kanina kasi tines ko dito, di ba? Kanina. So, ayan. Tuldok. Huwag mo patatagalin. Kailangan ma-blend mo agad. Kita ba? Another, that. Kung gusto niyo na mas mapula, that pa ulit. Tapos blend. Nilalagyan ko ng konti dito sa may nose ko. Eto siya. Eto pimple mark to ha. Tapos lahat. Ah, ano na, pekas na. Mukha sila mga pimple marks, no? Yan. Tapos, eto namang isa. Since roller siya, ang pag-apply ko rito, ganito. Mm.
no worries, di ko siya ginagamit sa lips. Daw sabi naman nila maganda rin daw sa lips. Pagka in a hurry na talaga kayo, mas maganda talagang gamitin tong roll. So, kita niyo ba? Diba? Mas pigmented tong gel. Siyempre, gel nga eh, no? So, talaga mas pigmented siya. Tapos, ito naman yung roller. Light lang siya. Dagdagan pa natin. Para pantay. Magkakulay lang yung shade netong ano eh. Very red at saka red to go. Actually, itong red to go, ito yung pinaka red na red sa roller. Tapos, itong very red, at ito rin yung pinaka pulang-pula. So, hindi naman nagkakalayo yung kulay nila, kaya okay lang. Ayan, excuse sa aking bagong gising na mukha. Lang. Ano yan? Anyways, hindi pa pala tapos sasabihin ko kasi kahapon lang. Mas nag-i-stay in sa face itong gel. Actually, though parehas naman sila nag-i-stay sa face. Mas matagal nga lang tong gel. Kasi nga, mas stainable to eh. Mas nag-i-stain talaga to. From the word itself, lip and cheek stain. Tapos ito roller. Though nag-i-stain din naman siya, pero hindi ganun sobrang katagal, unlike nitong gel. Pero na choice nyo naman yun kung ano yung mas gusto nyong gamitin, kung more on to gel kayo or more para kasi sa akin na sa yung iba kasi nagtatanong ano daw ba yung mas okay gamitin na lip and cheek tint pagka over the makeup yata. Para sa akin itong roller kasi itong gel pwede niyan tanggalin yung pagka creamy nung makeup mo. Kasi 'di ba yung mga foundation, kung foundation girl ka or foundation Becky lover ka, alam mo na na medyo jelly to or creamy naman yung foundation mo, 'di ba? Na pag pinag-blend mo sila, possible na matanggal yung pinaka foundation mo. Kaya para sa akin mas okay to kasi iro-roll mo na lang siya sa face mo, then konting dab-dab lang siya ng ganyan para ma-blend out. So, para sa akin, mas okay to pag naka-foundation ka. Pero kung hindi ka naman ma-foundation na, ano lang, tamang mga BB cream lang, or ano lang, okay to. Pero wag mo tong imimix sa powdery powder talaga, or yung parang foundation powder, kasi mamumuo siya. Mamumuo talaga siya kasi gel to eh. Or if you want, mauna muna to bago yung powder mo. Or otherwise, itong gamitin mo para pwede siya over the foundation. So, yun lang naman. Bye!